And every grain offering mingled with oil and dry shall all the sons of Aaron have, one as much as another. This is the law and the sacrifice of peace offerings which he shall offer unto the Lord. If he offer it for a thanksgiving, then he shall offer with a sacrifice of thanksgiving unleavened cakes mingled with oil, and unleavened wafers anointed with oil, and cakes mingled with oil of fine flour fried. Besides the cakes, he shall offer for his offering leavened bread with the sacrifice of thanksgiving of his peace offerings. And of it he shall offer one out of the whole oblation for a heap offering unto the Lord, and he shall be the priest that sprinkled the blood of the peace offerings. Sabay-sabay po tayo. Ready, go. And the flesh of the sacrifice of his peace offerings for thanksgiving shall be eaten the same day that it is offered. He shall not leave any of it in the morn. Pray, Lord, maraming salamat sa inyong mga salita again na magkasalo-saluan namin. Gaaralan, Panginoon, ang relevance sa aming buhay ngayon, sa aming Thanksgiving Fellowship. Year-end fellowship, I pray, na kami po ay malulati, Panginoon. Hindi kami katulad ng iba, Panginoon, na sila pa'y nalulod na sa ibang bagay, Panginoon, sa ganitong season. Ba't kayo po ay nagbibigay ng biyaya po sa amin, Panginoon, upang magawa ito properly, Panginoon. Ito yung ang topic ngayong hapon at ganyan din po next week, Panginoon. So, kayo pong maluwalati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, bago po tayo malunod sa anuman. So, kaya huwag mag-expect again. Yan po, isalamat sa Panginoon. Biyaya lang po ng Panginoon, no? Iba dyan kasi na inaipon namin. Pag gano'n nga, bibili na akong gustong bilhin sa ampulan, sayang shipping, nag-ano na extra. Sa church naman, maraming pwedeng bigyan. Amen? Saka, nakikita ko dito nga kayo, nag-isigap kayo. Naalala ko ngayon si... Kapon po kasi doon kami kinapastol dito. So, blessing nga. Hindi na nga dati pupunta kasi in-email na sa akin yung kailangan ko eh. Kaso, itong mga bata, gusto doon makita rin. Encourage naman si Pastor. Binisita natin, lagyan natin ng konting ano, fruits. So, so ngayon na ang araw, introduction ko po muna yung last week, last year. Okay, kasi tinitingnan ko, ganda eh. Okay, ngayon maikli lang. So, pero last year po, no, again, sa Thanksgiving Day natin, ang title po nun is Magnify Him with Thanksgiving. Subtitle, Thanksgiving that please the Lord. Shall please the Lord. Okay, so obviously, para tayo matutong magpasalamat sa Panginoon. And then, so magnify, ibig sabihin, paano siya maitataas. Ganun lang ang Panginoon. So, mga points natin, paano tayo magiging pleasing sa Diyos. Kasi, again, nabanggit natin kanina, lalo yung mga panahon na to, Christmas, yan ang tawag nila dyan. At next week na natin na-address ha, yung sa Christmas. Kasi talagang ano pa rin eh, magandang topic, controversial, saka medyo nakakalito sa ibang tao. At yung iba baka hindi alam kung paano tayo mag-ano dyan. Even Baptist, nagkakaiba, kaya itatake natin next week. Pero medyo masagi natin yung iba ngayon, today. Kasi tayo ay Thanksgiving ngayon. Anyway, paano daw gagawin na last year po ito, yung ating points? Paano gagawin ng properly? Ang Thanksgiving na mga kalugod sa Diyos una, it is done by saved people. Dapat mga ligtas muna ang gagawa niya. Kung di ka ligtas, it's useless. Magpuri ka sa Panginoon kasi hindi ka ligtas. Hindi ka anak ng Diyos. Dumadaan gumagawa noon. Pangalawa, it's done in truth. Nasa Psalm 69 po tayo dyan, last year. And then, it's done even in times of trouble. It is done in a personal and sincere manner. Thanksgiving po yan, ha. It is done in hope. It is done in focusing by the Lord. Or, it's done by focusing on the Lord. And it's done, and others also will be glad with the Lord. So, napaganda na, kompleto na eh. Gusto nga ulitin na lang, kaso nakakayanong sa inyo. Pero maganda, yun po yung sabihin, dapat proper ang paggawa natin ng Thanksgiving. Kasi nga po ngayon, even mga unbelievers, ginagawa yung iba naman, kahit mga Baptist, kumikiling ngayon sa celebration na hindi proper. Ibig sabihin na nauuna yung ibang bagay. Bandang huli, yung dapat nating matutunan na eclipse, ibig sabihin natakpan or na overshadow ba. Hindi natin gusto mangyari yun kasi, for example, Baptist ka typical,
at ginagawa mo yung kalooban ng Diyos, sabi natin 90% of the time, papasok mo ba yung 10% of the time na makikiayong ka rin sa libutan kasi parang mas masaya sila? Tama ba yun? So, hindi. Yung pinagawa natin for the last how many years? So, halos nga talagang consistent tayo every Christmas time, ang tawag nila. Ay, we need to address that kasi hindi tayo alam maging lungkot din naman. So, yung proper handling dyan. Okay? So, this time naman, maiksi lang po to para na tayo. Pero ang maganda this year, nakafocus na tayo sa mga active members, no? So, hindi tayo siya nag-invite ng para magulo at masaya. Bukod sa masikip na tayo dito. Gusto ko mag-focus tayo sa quality people kasi nga yun ang naiging ano natin. Nakita ko sa iba, ang nangyayari ay parang, yeah, parang strike anywhere. Ibig sabihin, invite people, kung gusto nyo, mag-stay kayo, and then makakasama kayo sa mixture ng people, and then yung opinion nyo ay makakasama rin doon, and then it influences the other people. Hindi tayo ganun. Okay, the way we do things here in our church, alamin natin salita ng Diyos, tayo ang aayon sa salita ng Diyos. Ngayon, kung mayroon naman mga allowable things na hindi naman ganun kalino sa Bible, okay lang din yun. At again, in details, titignan natin yan next week. But this time, title po nito is Offer It for a Thanksgiving. Okay, Offer It for a Thanksgiving. Nabasa natin kanina sa verse 11, mentor. 12, okay? Ibig sabihin, offer. Yung binasa natin kanina, yung mga offerings. Types of offering, detail natin namaya. Again, ang title ito, Offer It for a Thanksgiving, and then subtitle, Thanksgiving Done Properly. Yan na lang. Para tayo magpapasalamat ng tama sa Panginoon. Dahil again, nag-umpisa yung mga, imagine nyo na lang, mga taong unsaved. Lagi natin pinag-usapan yan dito. So, mga taong unsaved, ginagaya yung church, yung mga ibang bagay, hindi naman sila saved, hindi sila anak ng Diyos, kunwari lang, tapos, ang problema, tayo ngayon, ma-intimidate tayo kasi bakit sila mas mayaman, bakit sila parang mas maganda, mas laki. Ang mangyayari sa mga tunay ngayon, anong madalas hindi, gagawin, gagayahin. Diba? And then, i-adapt. Parang nung nauso po yung, alam nyo po, medyo malalim tayo dito po ha. Nung nauso po nung mga 19, nagkamalay sa 70s yan eh. Itong, even before that, 40s pa yun, 50s, pero sumikat po sa US and sa Western countries yung ano po, tinatawag na theory of evolution. Ang naging problema nila doon, of course, na-challenge yung mga churches and the mga preachers. Paano i-reconcile yung sarili nila about this new finding na nung at that time ay kalam talagang kapanipaniwala daw na tayo nanggaling daw sa unggoy. So, ang problema, ayun, may mga nag-compromise. Sa halip na aralin yung Bible, magtiwala, sinabi ng salita ng Diyos, ang ginawa nila, eh, totoo daw yung marami naniniwala doon, eh, gawin natin, ihalo natin sa sarili paniniwala. So, kaya nausap po yung mga turo, na kesyo, tinanggap nila yung mga millions of years na yan, pero inihalo nila sa Bible daw yun. So, naniniwala sila sa Bible, naniniwala sa evolution, so, confusion na nangyari. So, ganito po diba nangyayari sa mga, even sa mga Baptist, inahalo yung mga pagan celebration, and then, di mo na alam kung sino yung tama. Pasayahan na lang, pabonggahan na lang. Yan ang tawag ngayon. Ano bang bagong term sa bonggang yan? Happenings. Pasigabo. Yun na yun. Ngayon, applicable pa rin yan. Nagamit niya pa rin. Yung panahon na rin, yun eh. Pabongga, yan. And so, hindi tayo hindi tayo sasakyan. Alam natin kung ano tamang way properly do things. And then, yun ang gagawin natin. So, again, next week, huwag kayong mawala. Christmas ang topic ngayon, Thanksgiving. So, maganda yung topic natin last year, kung paano tamang magpasalamat sa Panginoon. Pero this time, may isang particular lang tayong iba-focus kasi po ay medyo madami lang tayo kahit paano. And then, iba sa atin, medyo, ano rin, may capacity na rin kumita, ganyan-ganyan. At kahit nga yung mga bata, sinatinuturuan natin, Stephen, nag-tay sa ba Stephen? May kita Stephen eh. Okay. So, bata pa kayo, alam nyo na, nasa Bible, ang responsableng mamayan
at Kristiyano, anak ng Diyos, lagi ka may part. Okay, last time may nakwento kasi naasal ako minsan sa ano, 'di ba, sa atin kasi yung iba nakatayo lang, sabi daw tumulong man lang na alam mo na maglinis diyan. Ako naasal ako ganoon lalo pag mga lalaki pa nagpupunas ng table. Okay? Kaya niyo na yan, mga ladies, amen. Kaya niyo mga lalaki magbuhat ko siguro ng ano, sako or something. Tsaka ng ano. Amen. So ganun din po sa church pagdating sa kapirahan. Okay? Sa Bible po, ano, ang Bible po is open po dyan kasi nga, wala naman itong ano eh. Yung iba kasi, kaya nahihiya minsan tayo na yung mga practical things ay i-discuss kasi naunahan tayo ng mga kalaban. Okay? Kunwari, sa church, sabihin na, pera-pera lang dyan eh. Kasi, sabi, nag-offer ka, mag-tight sick dyan. Sabihin, pera-pera lahat. So, yung ginawa nila, in-envelope na nila yung buong idea, may Kristiyano, pera-pera lang. And marami ang gumagawa nun at mga palpang mukha. So, what happens, again, yung mga tunay ngayon, edi, yun nga, binablanket approach na nung ibang mga tao na wala pang kaalam-alam about the faith. Okay, pero tayo, hindi tayo ganun, gagawin natin properly. So, may gusto kumain muna. So, sa ito medyo malalim po muna tayo, just bear with me. As an introduction, katulad ng binasa natin, ilan lang po yung binasa natin kanina sa Leviticus 7 is from Leviticus 1 yan eh. So, pero this time, mabilis lang, nakalimutan kong, anyway, hindi nyo lang mabasa ito eh. Kaya mabilis lang po, ito po yung mga sa klase ng sacrifices sa Old Testament. Mabilis lang po ito, hindi yan basta-basta may sinunog, okay na. So, umpisa, yun lang ang ating background dyan. Umabot kayo sa Bible quiz. Alam niya, kabisado niyo nga yata yan eh. So, bilisan ko lang. Pero nahati po ito sa maraming bagay, okay? Kung gusto mong ano, magkaroon ng copy nito, hindi sa akin to, pero nakita ko lang. Check ko pa rin to. Pero may mga category na sa table, no? So, ano yung types ng offering? Ano yung material, number one? Ano yung involved sa offering? Tsaka sino yung dapat mag-offer? Bakit? Purpose? And then, obligasyon ba ng tao itong gawin o hindi naman, okay, sabihin, voluntary or not. Madalas kasi may kinalaman yung dugo kaya may description dito kasama sa hatian kung sa type ng offering ba yan, anong gagawin sa dugo, ito ba itatapon lang or i-sprinkle or both, okay. And then yung laman, anong gagawin sa laman, anong gagawin sa taba, at may last na description lang kung ito'y holy, gano'ng ka-holy. Kasi merong most holy, may holy. Okay? And then kung public or private. So, basahin ko lang mabilis. 1, 2, 3, 4, 5. Meron tayong 5. Tama. Na types of offering sa Old Testament. Na especially sa Leviticus yan ni tawag dito, ni binigay in details kung ano yung mga yan. So, una po yung burnt offering sa Tagalog, guys. Sunog. Sinunog talaga ang offering. Burnt. Sunog. Or whole burnt offering. Kasi ang ginagawa po doon, merong depende kung ano yung kakayanan ng tao. Pero ang pinaka dyan is yung male sheep. Sinusunog po yun. Ubos. Okay? And then, iba yung mga ginagawa sa blood. Di ko maisa-isayin to, pero may sinatawag din yung sin offering. Ito naman ay ginagawa sa buong congregation or pwedeng individuals, voluntary yan, nagkasala ka, mag-sin offering ka. And then, yung trespass offering na tinatawag, pag guilty ka, alam mo, nagkamali ka or parang nagkamali ka, yan po yung offer. And then, peace offering, dito po tayo ngayon. And then, unahin ka muna yung meal offering. Okay, pag sinabing meal or meat offering po ito, ito yung hindi laman, ito yung mga ano lang, grains. And then, ano yung binasa natin, parang ganun din. So, dito tayo sa peace offering. Saan ginagawa ang peace offering? Either ito po ay ginagawa sa panahon ng kapayapaan, wala namang kasalanan na alam, or para magkaroon ng peace yung nag-o-offer. Okay? Okay, so ano yung involved? Pwede pong kahit anong nasa herd, pwede rin pigeon, pwede rin grain, pwede rin oil, at pwede nga halo-halo. Actually, basahin na natin yung, ang topic po kasi natin ngayon is Thanksgiving offering. So, pasok na nga tayo doon. Pero ang gusto po, ang pinaka-point dito na gusto kong ipasok sa introduction,
Ang Thanksgiving pala, ang alam natin madalas pag Thanksgiving, pasalamat ka lang, okay na. So kalay na maraming pasalamat din, may nagpasalamat. Gusto natin yun kasi po, isa sa mga attitude ng tao na wala ng pag-asa siguro sa Diyos, ibig sabihin, ni hindi mala nagpapasalamat, kung naalala nyo sa Romans 1. Pag ni hindi ka mala magsalamat, ginawa ka na mabuti, hindi ka mala makapagpasalamat, kahit salita lang, okay? May problema tayo. Problema ka. Hindi nyo po. So, very basic yan. Kaya, pero, yun nga, ginagawa ng iba, Thanksgiving, salamat lang, okay na yun. Wala na, nakalimutan na. Alam nyo ba, hindi ba dapat tayo ganun? Alam nyo ba, sorry ha, alam nyo ba na hindi tayo dapat ganun? Nakapagpasalamat ka lang sa bibig, do party yun ng worship minsan, party yun ang ina-expect ng isang tao, ng Diyos even sa atin, hindi dapat na ganun lang. Kasi mapansin natin dito, unang usage ng word of thanksgiving sa Bible po, dito sa Leviticus yun, at may kinalaman siya sa offering. Ano yung sabihin ng offering? Iba naman, nasobra, natroma naman sa offering. Ayan yung, yan po nakalagay dyan sa ating pintuan, na sinasandalan ni Brother James, yan po ang ating offering box. Hindi natin nilalagay dito, hindi natin nineneglect ha. Yan, hindi natin minaworship. Iba, talagang dito yan, tapos diyan eh. Again, nakasin ko masama doon, pero tayo gusto natin in the back burner lang. Ibig sabihin, importante po yan eh. Diyan tumatakbo ang church, alam nyo naman, lagi sinasabi sa inyo, lahat ng ginagawa natin, kailangan ng funds, lalo ngayon, nag-ano tayo, nag-apit tayo, pag wala tayong funds, mabagal tayo, or ibang bagay hindi natin magagawa. So, importante yan, pero gusto ko rin kasi, mamaya, madadaanan natin yon, willing yung nagbibigay, hindi pinilit, hindi yung lagi kasi nakikita dyan, pag nakita mo na, hindi pa lang gano'n. Mga konsensya, gano'n. Okay, hindi natin gustong gano'n. Gusto natin, pag nag-offer ka dyan, talagang naintindihan mo, mahal mo kasi yung gawain ng Diyos at alam mo na mahal mo ang Diyos at willing ka, hindi ka nang inaayang. Tindihan niyo po ba yun? So, multiple ano na yun. Kamasama na. So, dito tayo. So, another thing sa introduction, bukod sa mag-focus tayo ngayon sa Thanksgiving, na yun pala yung offering, kasi may bibigay ka, ha? Hindi lang sa'yo, thank you. Twing, wala na. Actually, ito po ang idea sa mga Thanksgiving, ano. Ibig sabihin, dyan talaga madalas siya sinasabi sa Bible, you shall not appear unto me empty. Ibig sabihin, pupunta ka rin nandun, okay, makikinig, mag-aral, salamat, okay. Pero, magdala ka ng, salamat kanina, maraming dala yung iba, di ba? Kasi nga, bukod sa magkasalan, may bahagi rin. Eh, kakain tayo lahat. Eh, nakakaya naman sa mga nag-prepare lagi, di ba? So, ayun, kasama yon sa pagpasalamat mo. At yung iba naman din ay, ma-lift yung burden dahil ikaw na rin ay nakikibahagi. Sa pagkain pa lang yan. So, balik tayo sa kanina, offering. Sinama ko na yung offering natin dito sa New Testament, lalo sa Pilipinas, 2022. Okay, ang resources na sineshare ng lahat. Okay na yung GCash. Pwede kong bigyan ng GCash. Pero pera po. Okay, para hindi madaling, hindi mahirap convert. Mabilis gamitin. Okay? Kasi marami pong ina-address ko lang yan kasi iba sabi, hindi, yung ties dapat yan. Ano, hayop eh. Ha, may hayop. Hindi, ikaw magbigay ka ng hayop. Oo, kung yan lang kaya magbigay, tatanggapin ko yan. Sa totoo lang. Matuto ka lang magbigay. Di ba? Yung mga ganun eh, tayo, magkakaroon tayo ng kambing na. After 2 years daw yan, malaki na yan. Sana, hindi mamatay, no? Yan ang problema naman sa ayop. Anyway, sana nakukuha niyo yung gist, amen? Thanksgiving, hindi lang okay yung Thanksgiving, nagpasalamat, doon nag-umpisa yan. Pero, habang nagmamature ka, may kibat na offering. Kaya yung binasa natin kanina, yung Thanksgiving ay actually part ng yung isang offering doon na kanina, yung peace offering. Okay? Sige natin focus today, tonight, this afternoon. And then, pansinin nyo, ano yung mga ino-offer? Ito lang naman yan, wala namang ano dito. Actually, ito lahat po tayo convertible to cash. Meron pong may provision po dito. Nung, sa, ang nagkamali sa Deuteronomy yata yun. Pag malayo ka, for example, alam nga namang dali mo yung baka mo, malayo ka, devout Christian, or pwedeng Jew, or Israel, sa panahon natin kasi yung Christian, okay? Devout Christian. Pero malayo ka, paano mo i-offer yung baka, yung cost mo lang na dalhin yun sa malayong lugar, malaki na. So what they do is, they convert it to cash.
Nabenta nila doon sa place na pinanggalingan nila, punta sila sa Jerusalem, doon sila mag-offer, bibili ngayon sila ng equivalent na pwede ngayon din, or meron din mga offering na cash po. Okay? Sana malinaw yun. Sana ba ako? So, pasinin natin dito, specific po yung mga hinahanap ng Panginoon na i-offer nila. So, isa-isa ko na lang ha, pwedeng, madalas ay hindi, mga male cattle. Okay, ito yung pag-cattle, kasama po yung sheep, yung goat dyan. Kaya madalas, baka. Okay? And then, yung mga medyo, alam mo na, medyo hindi po ganun ang kakayanan, hindi mayaman, ganyan-ganyan. Eh, napakamahal po yung pinag-usapan namin yung baka, magkano daw ngayon yan? Nasa 30,000 po yung ganyan, aliit pa lang. So, sino may 30,000 dito? Ha? Offer. So, siguro isa atin yung iba, kaya nga sabi yung mga bata, kaya ang ganda ngayon sa New Testament, cash na, may percentage, 10%. Wala kang masabi dyan na sabi mo, hindi ko kaya yun. Kasi pag mahirap ka, 10% ng 10 peso, mayroon ka pa rin peso. Hindi ka masasaid doon, hindi ka masagad, kasi nga, ito yung meron ka, certain portion lang nung kinita mo ang ine-expect sa'yo ng Diyos. Okay, so, that's perfect sa ating panahon ngayon. But anyway, nagusto ko sabihin dito, kaya isa-isahin ko, mga cattle, mga, kung di mo kaya, pigeon, mamura-mura na siguro yung pigeon, kahit sa panahon natin ngayon. O kung di naman, yung iba, klase is grain, wine, and oil. And then, pwedeng lamb sa ibang, ano. Ang gusto ko lang point po dito, bago hindi tayo magtagal, sa ating introduction, ang mga ino-offer po sa Panginoon, hindi po siya nag-offer again ng, hindi po siya nag-expect ng di mo kaya, una. Pangalawa, ito yung mga bagay na usable and consumable. Patulad ng mga hayop, yun po ang usapan nila doon, yung pera nila dati. Hayop, okay, palitan ng hayop, okay, yung bumili nga si daddy this week, wala nang resibo eh, kasi ganun eh. Alam mo yan, binenta yan kay ano, magkukwentuhan na yun doon. O yung kambing na dating sa akin, sa kanya na yun. Ganyan na yun. Okay. So, pero ito usable and consumable. Ibig sabihin, sabihin ko na rin, no, another point dun sa ating introduction, ba't binibigay yung, sino may kinabang nun? Okay, kung nabasa nyo rin kanina, nabasa nyo, sino yung may kinabang? Depende sa offering, yung mga whole burnt offering, ang matitira lang dun, amoy. Tsaka ano, abo. Okay, walang may kinabang yun ay sa Diyos. Yan ay may picture actually sa Panginoong Jesus nung siya ay napunta sa impyerno. Burnt offering. Hindi nyo pa alam yun. Pero iba dito, marami pang offering eh. So, paano yung may mga bagay na natitira? For example, yung ang kukunin lang, yung shoulder, at yung iba naman ay yung mga taba ang susunugin. And then yung iba, ilaman na. Saan mapupunta yun? Okay, nabasa nyo kanina, di ba? Either sa priest, kung sino yung nag-offer, sa kanya yun. At yung kanina naman, yung iba pinag-atihan ng Aaron's sons, basically, yung mga priest. So, ang equivalent sa atin yan, hindi mahirap intindihin. Okay? Sa church, ang ginagawa natin dito ay, yan, mag-offer kayo dyan. Kung yan ay tama sa inyo, dahil tama naman talaga yan. Okay? Ba't kasi nasabing gano'n? Kasi nga, masaya ko na agad yung sa Leviticus 22. Kasi kakaibat po ng Thanksgiving offering is the fact that it is dapat offered. Pakibasa niyo po. Ready, go. And when he will offer a sacrifice of thanksgiving unto the Lord, offer it at your own will. May pa yung tubig. So, dyan ako prepare. Ang sabi dyan, and when ye will offer a sacrifice of thanksgiving. Okay, isa po yung thanksgiving ha. Pero again, pasok yun sa peace offering. Anyway, ang specific na sinabi dyan, ang gusto niya at ang dapat, offer it at your own will. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng pipilitin. Lagi natin illustration niya po, yung kanina, nag-ibigan, di ba? Nagsumpaan sila. Imagine nyo kung isa, mayroon bang gano'n yung pinipilit silang pakasal sa'yo. Meron ganun, di ba? Mga Chinese, mga Muslim, o sino man mga pervert yan eh. Pinipilit. Kawawa. So, ngayon, ang lalim po ng sugat niyan habang nag-aasawa yan. Kaya, magtataka ka, bakit itong mga to mag-asawa? Tapos, hindi magkasundo kung alam niyo yung ginagawa ng mga hari-hari ng panahon ng, ano,
talaga sila-sila nagpapatayan. Grabe yung politika niyan. Kasi nga, malalim yung rift. Malalim po yung division ng kinos nung ganong klaseng arranged marriage. Amen? So, di ko sinabing hindi makialam yung magulang. Ha? Sabi ko, makialam ka pero sa tamang paraan, sa tamang manner, saka sa tamang level lang. Hindi mo pa pipilitin. Okay? So, ganun din naman sa offering. Imagine nyo, kaya nang ihingi ng offering ng Diyos sa atin, hindi naman niya kailangan yung mga yan. Eh. Alam natin yun, alam na ba yun? Anong kailangan ng Diyos sa atin eh? Ba't siya sinasabi mag-offer ka ng ganito, ganyan, ganyan? Bakit? Ha? Sige, imagine nyo lang, lutuin nyo na sa utak nyo. Nasa kanya lahat. Ba't niya kailangan sunugin ko yung minsan, sunugin ko to, minsan, partly lang, minsan, ba't kaya? Hindi niya kailangan yun eh. Imagine nyo lang, anak nyo, ba't nyo, ito, anak ko lang, ang hinihiling ko lang sa mga anak ko, yung mga maliit, mag-kiss sila. Inoblig ako sila. Pero hindi pa rin oblig ang oblig eh. I mean, alam mo na, kung ayaw, di wag. Pero tinuturuan ko silang, gumawa ng isang bagay na gusto ko, na ayaw at hindi nila, matutunan nila. So, bakit? Para matuto din silang mahalin ako. Mahal ko sila, naiintindihan entirely. Pero para matutunan nila, mahal ko sila at ako na yung nagbigay sa kanila mga bagay na hindi pa nila alam. Binigay na sa kanila. Parang Panginoon, ganun na paralel po sa Panginoon yan. At tayo, nabuhay tayo, hinanda ng Diyos lahat ng bagay para mabuhay tayo. Alam niyo po ba yun? Lahat yan, yung oxygen, lahat, temperature dito sa mundo. At nakahanda na po yung mga prutas, even yung mga pagkain natin, even mga gamot, di-discover na lang natin sa mga halaman. Hinanda ng Diyos yan. Tapos, ano ba naman yung ibalik natin yung gusto lang niya? Parang lambing na lang yun. Kung ano man yung tights na yan, mag-tights ka dyan. Kalabisan pa ba yun? Again, properly understood, hindi na. So, yun lang gusto kong sabihin doon. This time, dapat habang nagmamature kayo, ang Thanksgiving, hindi lang programa ng isang araw, kasama dyan yung mag-offer at ang proper offering ng testament, yun na yun. Sa atin is mainly pera kung meron ka, kung wala, hindi ka pipilitin. Amen? Inanda nung administration ng church na i-arrange yung sarili niya kung mabuhay siya. Yung iba hindi nag-offer, ganyan, ganyan. So ngayon, pag-aralan natin, tatlong points lang, what Thanksgiving is pleasing to the Lord? So basically, paano nga tayo mag-offer ng maayos? So yung nabanggit ko na kanina, number one, sa verse, balik tayo sa chapter 7, sabi po dyan, ito po yan, no? Sinasabing peace offering, pero if he offer it for a thanksgiving, okay, then he shall offer with the sacrifice of thanksgiving unleavened cakes mingled with oil and unleavened wafers. Okay, diyan ba siya kanina? Wafer lang po yan. May wafer na dati. Anointed with oil and cakes mingled with oil and fine flour and flies. So number one point natin, ano yung thanksgiving? Nabanggit ko na kanina introduction. Yun ay actually offering. May ibibigay ka. Hindi ka lang magsasabing magpasalamat ka lang. Though, yung ibang topic natin dati, Psalms 96, kasama po yung thanksgiving sa pamagitan ng pag-awit, pagsasalita, salamat yung ibang, yun, volunteer na yun eh. Kasi minsan, si Kuya Jun, tama naman din yun. Eh, siguro na mapansin yung iba kasi ganun na lang ginagawa. Ang tawag dyan, makapagpasalamat lang, man lang sa salita. And may nagagawa po yun. Ako, na-observe ko sa church, ganun nga. Minsan feeling mo, ako, naglilingkod sa Diyos. Si Pastor, naglilingkod sa Diyos. Patas lang tayo. Parang ganun yung feeling ko dati minsan eh. Pero, nung nakita ko minsan, may kapasalamat talagang, na, yun nga, minsan umiyak-iyak pa. To the point nga na ako, na-realize ko na ganun din pala ako. So, what happens is, nakadagdag siya eh. At least naialalaman ng ibang tao na yung paglilingkod mo not necessarily the same ang paglilingkod ng iba. Kasi yung iba talaga maraming nai-reach, mas malalim at minsan mas nakakatulong sila sa iba. So hindi mo pwede sabihin, member ka na ng choir, lolo ko na ako kasi kumaawit na ako sa Panginoon. Yun ang gusto ko sabihin doon. So
Number one, it's part of many other offerings. Okay, ibig sabihin ko lang, marami tayong dapat i-offer sa Panginoon. Ito, lima lang to eh. Klase pala ng offering to na may kinalaman minsan or madalas to sa atonement. Okay? Marami pa pong bagay sa Bible na hindi lang kinalaman sa salvation. Amen? Again, yung salvation, napalportante sana naligtas si ating mga guests. Matotoo, di ba? Pero after nito, pag may soul winning tayo, hindi pa tapos ang labanan. May labanan na ipanalo ka na, which is good. Dahil ang Panginoon, ang pinakagusto niya, tayo maligtas. Kung ligtas ka na, hindi ka na mag-church. Marami pa tayo kailangan malaman, kailangan pa tayo maka-complace sa Panginoon. At may equivalent po yung reward. Hindi tayo pare-pareho. Pero, hindi natatapos ang ating pag-aaral sa isang party lang ng offering at sa topic. So, sa kaligtasan, pinapotante, pero hindi natapos doon. Yun ang gusto kong sabihin dito. Kaya po yung Thanksgiving, ang gusto ko actually focus dyan yung offering. Ibig sabihin, nagbibigay ka sa Panginoon. Amen? Amen. So, yun. So, ibig sabihin, hindi, ibig sabihin mag-thank you ka lang, okay na. Isa pa, sa buong isang taon, kanina sinireview ko na naman yung mga kailangan nyo. Tsaka tinitingnan ko, sino ba ito? Narinig doon ba nila yung preaching na ganyan? Kasi minsan di mo ma-expect, yung ibang church, kinocover lahat ng dapat makover. So kaya, sa loob ng isang buong taon, tayo as a church, ang Thanksgiving ba natin, once a year lang, dapat nga araw-araw yan, at least ha, bibig natin kapasalamat sa Panginoon. And kung nagbibigay ka na ng tithes, nag-offer ka na, okay ka na. Okay? Dagdagan mo pa rin. Ano pa? Maraming paglilingkod eh. Kung soul winner ka, isa pa yan. Ano importante, soul winner o nagbibigay ng tithes? Depende kasi yung tatanungin mo. Si pastor, tithes na lang. De, joke lang. De, kasi nga, nakakatulong yan. Pero, sa totoo lang, ang dami pa nating dapat gawin. So, yun ang point number one ko. It is part lang of many other offerings. Kailangan mo ibigay Thanksgiving. So, sana nakuha natin yun. Number two, ito na nga, yung binag-discuss ko kanina. Actually, hindi ko na kailangan basahin. Na-discuss na kanina. Sa introduction, gusto ko lang yung point. It considers the details how it is to be done. Sa Tagalog, pag nagpasalamat ka, hindi lang basta-basta pasalamat. Okay? Minsan, pag nagbigay sa atin, na may binigyan ka, minsan, may dahilan din yun eh. Una, gusto kong pasalamat sa kanya. Iba, minsan, reward yan. Minsan, lalo sa trabaho, may ano yan eh, may gusto silang ma-accomplish, no? Ayaw pa nilang umalis, di ba? Mga ganun. Para matuwa ka or lalo mo sipagan. Ganun po yan. So ngayon, kaya inisa-isa dito, pag ganito ang purpose mo, para mag-o-offer ka, ganito ang i-offer mo. Para ganyan, alamin mo na obligatory ba yun o hindi, anong gagawin mo sa dugo, may importanteng part ng offering, sa flesh, sa fat, and then gaano ka-holy yan. So, i-apply natin ngayon sa buhay natin. Okay? Dito tayo, sa buhay natin. Yung mga Kristiyano, kasi ito, mga inaintindihan ko iba, ang layo na niya, pastor, hindi ko nakaintindihan kung parang saan pa yung mga hayop ina-offer eh. So, sa ating panahon ngayon, anong kinalaman niya? Yun nga po, hindi ka lang basta dapat magpasalamat, Thanksgiving, and then, wala akong pakialam kung anong gusto ba, tinatanggap pa ng Diyos yung offering mo, hindi. For example po sa US, yan ang isa sa mga sikat nilang parang event doon or dyan, celebration, di ba, sa US. So sa atin, ginagaya natin kasi pwede ka naman magpasalamat anytime. Pero sa kanilang specific kasi yun eh. Maganda nga yun kasi yung Thanksgiving pala, yun po event na nangyari ng mga missionary from the Europe, sa Japan ang galing yung Christianity sa Amerika. Ngayon, bilis lang po to. And then, kaya sila nagpapasalamat, kung alam nyo po yung kind ng travel nung panahon nila, eh para kang talagang, yung nanganganak daw ngayon, ay nasa isang, yung isang panel, nasa hukay, ibig sabihin, risky. Ganun po dati, mag-travel by sea. Eh wala namang ibang way. Wala namang aeroplano dati. So kaya nung sila yung nakarating po doon, at especially nung tinanggap sila ng mga tao doon, yun ang maganda doon kasi mga missionary sila, mga Kristiyano. Alam nila kung paano makisama at hindi sila doon para katulad naman ng ibang klase ng mga taga-European naman ng hana, patayan, tsaka sakupan agad. Yung mga original missionary sa US,
hindi sila ganun. Sila nakisama doon, nag-pray lang sila sa Panginoon, Lord, give us, parang tayo, victory at safety dito sa aming journey, at bigyan kami ng pabo doon sa pupuntahan namin, kasi nga, tumataka sila sa Europe, kasi nga, puro mga nag-aaway na yung mga Protestante sa mga Catholic doon. Okay? So, kaya nung sila binigyan ng pabo ng Diyos, nakita nila, pinagpala sila ng Diyos, di sila nagutom, di sila namatay, hindi pa sila nagutom, umaapaw po yung pagkain sa new territory na ano. Kaya ngayon, may, ganun, kinuntin nila yung ganung celebration ng Thanksgiving. Ganun din po tayo, hindi natin kailangan ganun ng kwento, amen? Sa mga Pilipino, lalo tayo mga Kristiyano, anak ng Diyos, maubusan ka ba ng bagay na pagpapasalamatan? Hindi nga, hindi mo mailista yan eh. Sorry, hindi mo ma... Hindi, ibig sabihin, magkukulang yung papel kung ililista mo talaga lahat ng pagpapala mo for the year. Yun yung totoo. Kaya point number two, again, it considers, again, yung Thanksgiving daw na nakaka-please sa Diyos. Consider mo yung detalye kung paano gawin kasi pag nagpasalamat ka sa Diyos, siguraduhin magusto niya yon at ayon sa kanyang gusto mong gawin. Kaya nabanggit ko yung US kanina kasi nga, alam niyo yung mga Amerikano ngayon, wala lang, basta lang makapag-celebrate kasi parte na ng culture natin yan. Eh, di gawin natin. Thanksgiving, yeah. Next year ulit. Pero iba doon, di nakakilala sa Panginoon. Kaya yung meme na naman, sabi doon, yung mga 80s, kanina sila nagpapasalamat. Naganda. Kasi nga, oy, happy Thanksgiving! Naniniwala ko pa sa Diyos, hindi. Ha? Yung mga tunay na nag-celebrate niyan ay nagpapasalamat, nakakilala una sa Panginoon. Okay? So, another sub-point doon, hindi tayo magtatagal, kasi medyo nakakalito to eh. Ilan sa 12? Sabi dyan, ano yung karakteristik ng Thanksgiving offering? Sabi dyan, then he shall offer it with the sacrifice of Thanksgiving, unleavened cake. So, may iba pang detalye, mingled with oil, wafer. Pero yung mapansin mo dyan, unleavened. So, yung walang levadura. Again, atakin natin po sa ating Bible quiz saka sa ibang, ano yung sabihin ng leaven? Ito ba isang bagay na nagpapa-lobo po, nagpapa-alsa ng tinapay. Hindi po masama yung pag-alsa, hindi masama rin yung tinapay. Nasa iyo na, na-style mo na yan. Pero, ginawa po kasi illustration ng Diyos yan na minsan hindi tama yung ikaw ba, gutom na gutom ka. Lalo po sa ano ngayon, kahit anong produkto ngayon eh, Colgate, alam niyo Colgate, ititingnan mo, malaki, ito yung bibiling ko, kahit mahal, malaki naman eh. Pag ganun mo, may hangin pala sa loob, matutuwa ka, huwag ka nang gumura. Pero, iba mapamura kayo, iba naman, iba yung mga packaging, ang laki nun. Kasi pala may butas na sa ilalim, yung lata, iba naman, puro hangin. Gusto mo ba yung puro hangin? So, kaya yung isa sa mga gusto natin consider dito, bukod sa detail, gusto ba ng Diyos yan, may specific siya kahit in the New Testament, pinaiwasan niya sa mga disipulo niya. Naalala niyo po sa Panginoon? Sa Passover, iwasan unleavened bread. Sa ating ginawa lang last week, makalimutan ko, Lord's Supper. Bakit unleavened na naman? Kasi po may pinipicture nga yung leaven na hindi maganda, na parang hindi na masama, pero hindi maganda. Ano ba talaga, Pastor? Kasi may pinipicture nga siya, at sinabi yan sa New Testament, isa sa mga pinipicture talaga niyan, yung doktrina na nagpapalobo. So, ang point ko ngayon, medyo sapuling ko na next week, ha? Napansin niyo ba? Pinansin ko po yung iba, yung Thanksgiving, ha? Ano nila, celebration, ano meron dyan. Okay na sana mga Baptist, salita ng Diyos eh. Pero minsan lumulobo rin ng puro hangin. Ibig sabihin, mga walang laman na salita. Parang magandang pakinggan at pag uwi mo, masarap naman mag-worship siya Diyos. Eh masarap naman talaga, pero specific worship na gusto niya. Hindi mo nabasa ibang Bible, kaya pansinin nyo, yung ibang mga pastor, pag nabanggit natin sa kanila yung tamang aral at mas tamang aral na salita ng Diyos, ba't nagtataka? Ano, ganun ba yun? So either, ibig sabihin, nasanay na sila sa ibang bagay, sa leaven. Ibig sabihin, kahit yung celebration nila, punong-puno siguro, ng kantahan, kanina, kung ano lang meron, okay na yun eh. But imagine nyo kung mapuno tayong puro kantahan, and then, yung dapat natin gawin, hindi natin ginagawa.
At madalas mangyari yan kasi nga yung iba, napanggit natin kanina yung papasalamat, alam mo ano mo gusto mo papasalamatan mo. Kasi baka bibigyan mo naman yan, for example, yung kwento ko lagi, di ba, may sakit kasi, may kilala akong ganun eh, pang-asar pa eh. Eh di nagkaroon siya ng ano, cholera ba yun o, ano yun ako sa isaw? Hepa. Ay, kawawa naman si Brad. Bila natin ng ano, bila natin ng maraming isaw, kasi inuman tayo sa kanila. Minsan parang ganyan yung mga Kristiyano eh. Hindi naman gusto ng Diyos yan, magbababongga nyo. Anong pinapalabas nyo dyan? Na mayaman kayo. Ganun eh. Ganun talaga yung mahiging tema mo. Kung alam mo yung salita ng Diyos, hindi ka matutuwa. Kasi parang di sila nagpapasalamat, nagpapabongga, nagpapapogi lang. Kaya tayo kahit Thanksgiving, ganito ang preaching. Kasi nga, pag uwi natin, hindi natin gusto na, para naman tayong Katolika, para naman tayong ganyan eh. Hindi mawawala yung distinction na yan. Dahil sinasabi ng salita ng Diyos, meron siyang isang bagay lang po yan. Nag-i-instruct siya. Gusto niyo pasalamatan? Tama yan. Kasi ako ang gumawa ng lahat. Ako nagbigay lahat. Okay, ganito gawin niyo. Hindi gusto niyo lang. Eh, basta gusto mong pasalamat, ganito gagawin ko eh. Amen. So yun ang pinaka-meet natin ngayon. Pero may twist. Okay? Ito sa verse 13. Again, yung iba dito matatakil natin next week. Kaya huwag kayo mawawala. Kung medyo nalilito kayo sa topic ng Christmas para sa mga Baptists, huwag kayo mawawala next week. Sabi sa 13, sabi ito, besides the cakes, okay, so nag-offer na po siya ng, again, a peace offering. At this time, ang dahilan, bakit siya mag-offer ng peace offering is para magpasalamat. Thanks, so therefore, Thanksgiving to. Sabi niya dito, besides the cakes, he shall offer for his offering leavened bread. Ano nangyari? Kanina, unleavened cakes, unleavened wafer. Pero kasama nun yung leavened bread. Sandali, pastor. Atang nasira yung sigaw-sigaw natin dyan na laban tayo sa leaven. So ito yung point natin dyan. Okay. Again, namatash natin to next week. So yung sabi ko dito, minsan hindi masamang ihalo mo yung tamang-tama. Tapos minsan, mayroon tayong room, kumbaga, sa mga bagay na leaven. Parang pasto mali yan ha. Depende. Depende. Yung word na compromise po, iba nalilito eh. Kami, hindi kami nagko-compromise. Sinabi niya sa Bible, minsan kami compromise ka. Piliin mo yung kukompromise mo. At ito yung word na compromise sa Tagalog, yan ay help me. Ano yung compromise? Makikipag-compromise. So, ibig sabihin, makikipag-bargain ka, di ba? Masama ba yun? Depending, ha? Ano, huwag mong iba-bargain yung malinaw na doktrina, importanteng doktrina, huwag mong iba-bargain yun. Pinaglaban, maraming nabatay para doon. For example, yung Bible natin. Huwag kang papayag na sabihin nila NIV, tsaka ESV, tsaka King James. Hindi pare-pareho. Hindi nga, eh. Gera yan, pag yan ang usapan. So, yun, hindi tayo magkakompromise sa bagay na yun. Naitindihan nyo na? Ngayon, doon tayo sa ibang bagay na hindi masyadong ganun ka-critical, okay lang tayong mag-compromise. Yun ang dapat lang malaman na gusto ko sabihin dito. Kaya masasabi dito, uy, okay lang pala, huwag ka malilito. May mga bagay na pwede mong compromise, may pwedeng hindi. Yung iba, pwede mong, diba? Kaya katulad sa iba sa kanta natin, inaalaw natin ibang minsan. Yung iba, minsan yung sa damit nyo, okay? Sabi ni ate kanina, pantalon siya. So, sa Bible talaga, hindi yan allowed, pero sa culture kasi natin, yun ang nakasanayan eh. So, alam ko yun, naitindihan ko yun, tapos ibig sabihin, magbabawal ko lang, basta lang. Hindi gano'n. Okay? Sa ibang nga dito, nagpapantal, siguro, namimiss yung pantalon nyo, bago yan, kung ano man yan. Sa mga babae, okay? Kaya sa Bible talaga, hindi yan. Iba nga, sinasabihan ko rin, iba naman, naka-short naman. Kaya ang short, pants din yun, short pants. Kaya sa lalaki lang din yun. Ay, so, ayan, kaya yung sinasabi dito, tinuturuan natin tayo, palapit ng palapit sa kalooban ng Diyos. Hindi tayo bigla-bilang, huy! Hindi mo papasukin sa Diyos dahil na nakapantalon? Hindi. Ano mas importante? Makapakinig sila, matuto sila, o yung visual. At may magsabi, siya, may nakita ko dyan, matindang pantalon na, ano? Sasaluhin ko na yung mga ganun, sagutin ko na yun. Tsagain ko na yun. Kaysa naman, hindi matuto yung tao kasi pinagbawalan mo isang bagay na hindi nung pala ganun kaimportante sa kanya at that moment. So, naitindihan niyo po yun? Amen. Mabilis na, tsaka malaman. Pero,
Sana nagkainin tayo. Tapusin ko na kasi excited na ako sa ibang bagay. Hindi. So number one, ang Thanksgiving na gusto natin at nang gusto ng Panginoon, kasi gusto natin kasi gusto ng Panginoon. Ito ay yung intindihan dapat natin, ito yung party lang ng offering. Pangalawa, alam natin yung detalye dyan, ano yung pwedeng i-compromise at hindi. Ano yung material, ganyan-ganyan. Last, verse 15. In the flesh of the sacrifice of his peace offerings, okay, for thanksgiving, okay. So again, parang sub-sub to eh. Sub-offering yung thanksgiving offering sa peace offering. Ano siya be done? Shall be eaten, isa sa mga rule dyan, shall be eaten the same day that it is offered. For example, mag-offer ako ng thanksgiving po ngayon. Okay. Again, yung iba dyan ay hindi susunugin lahat. Yung iba dyan ay kakainin ng mga priest. At actually, ibang, hindi ko pa masyado, sorry. Pero ibang offering actually iba, kumakain din yung nagbigay. Yan ang totoo, di ba? Hindi ko kapisado, ha? Pero yun ang alam natin. So, ano gusto kami sabihin dito? Pero ang audition ng Panginoon, parang yung Passover, ganun din. Naalala niyo yung Passover, another special offering siya nung panahon na inahalin tulad sa kaligtasan natin. Sa time ng mga Israel na nakaligtas sila sa Egypt. Isa sa mga sinabi rin doon, huwag kayong magtitira. Kaya sabi niya, huwag sobra-sobra para ubos. O, ano ngayon yun? So, anong sa tayo makaka-relate doon? Ano yung message nun para sa atin ngayon? Kasi hindi na nga tayo nag-offer ng hayop, pastor, di ba? Point number 3. Ano siya, di ba? Consumable siya, kinain siya. Dapat kainin siya agad. Walang sobra. So, paano may relate sa panahon natin ngayon yan? Ang point lang dito, it should be, again, nasa Thanksgiving tayo, ha? Thanksgiving offering. Ano dapat Thanksgiving offering mo? Pag yan ang in-offer mo ngayon, ubos yan sa intended. Bukod sa, alam nyo naman, naisira yan, di ba, pagkain. O, i-relate natin ngayon sa church yan. Paano yan? So, lahat ng in-offer nyo dyan, ubos bukas. Hindi naman. Pero at least, ubos dapat agad. Ang problema, kung narinig nyo na po yung Maharlika Fund, medyo na-discuss na natin yan. Asa daw kasi pag... na-discuss eh. Inaaral ko na rin kasi alam niyo na, baka tanong niyo sa akin. Si Maharlika Fund daw pala, gusto natin kumita ng gobyerno, okay naman sana kumita. Problema sa gobyerno ng Pilipinas, wala naman tayong extra fund. Now, i-invest mo sa iba para lalo pang kumita. Hindi niyo pa yun? For some, kaya yan, nangyayari po yun sa inyo. Kaya nga yung mga bata ito, naghahanap ng trabaho. Isa sa mga trabaho ang i-offer sa iyo pag talagang desperado ka na, ano, networking. At sasabihin pa niyan, hindi, ang laki kasi ng madalas ang ano niyan eh, yung initial membership fee. Parang may sama ko doon. Pero may kasama produkto yan. Pero malaki eh. Gagawin na, wala ka, mangutang ka. Tama ba yun? Sa ibang bagay pwede yun kasi mangutang ka, may investment yun, tapos yun. Pero sa networking po, ang problema doon, working fund mo na dapat yun, operating fund mo na yun. Katulad sa Maharlika Fund, sinasabi nila, ang ginagawa ng iba kasi sobra-sobra surplus sila, mayroon silang extra money, kumita na sila, kumakain na sila, mayroon na silang reserve. Eh may extra pa silang pera na gagawin nila doon. Ang ginagawa na ini-invest nila, pinapautang po nila yung para lalong kumita. Ang problema sa panahon natin ngayon, sa Pilipinas, I'm sorry, wala nga tayo extra. Kung meron ditong nauguto, meron dapat ditong makapag-aral, kung ano man yan, ma-address yung ibang basic needs, tapos kukuha ka pa doon sa tax, tapos i-invest mo pa kunwari, na ang mga ganyang investment, risky po yan, hindi ka siguradong kikita. Okay, medyo ano tayo ngayon ha, academic. At least para so, gudong ko na ngayon, i-relate to, ang church ba, anong dapat natin gawin? Gagamit, mangungutang ba tayo para lang may malaking church tayo? So hindi, ibig sabihin, dapat sakto lang. Parang itong offering na to. Alam po nila yun, ang number ng tao sa Israel, may certain ratio yan sa mga Levites and then sa mga priest. So yung priest po, busog yan, di yan maugutom kung lahat ng mga tao ng Diyos, ang Israel sa kanila, mag-tithes, and then kung may mga special offering pa, hindi siya maugutom, tumantawa yung mga priest na yan. Maglilingkod sila sa Diyos ng tapat, at hindi sila gutom, at hindi sila mag-sideline pa. Yun po yung sasabi natin dito. So, again, relate natin sa church natin yan. Ganun din sa atin ngayon.
Gusto niyo ba si Pastor mangutang pa para lang ano? Kunwari dumami na tayo. Kailangan naman natin ng space. Ano ba naman kunin natin 'yan sa sarili din natin? Gusto niyo mangutang pa si Pastor sa US, magpapapi pa ako doon. Ganyan ako. Alam niyo po ba, ito yung kailangan natin sa Pilipinas. Alam na namin 'yun eh. Alam niyo yung extra dyan na talaga gusto mag-invest sa Panginoon. Sila lang maghahanap. Amen. Yun ang totoo. Ayoko, ako, labas ako dyan. Tabaho na lang ako. Kaysa magganyan-ganyan ako, punta ako sa ibang church na may script na babasahin na please pray for us. At malaki na po ang aking anak. Di ko alam sa mag-aaral. Diba? Kasi mapasok sa utak ko nung pati ka magtabaho. Parang ganun eh. Pero again ha, sabi ko, may obligasyon po ang church sa pastor. Yun ang totoo. Ideal po yun. Pero hindi dapat pilitin. O paano yun? O dapat, ikaw dumiskarte. Habang hindi pa marunong yung mga yan, dating yung panahon po na magpapalain yung church, including of course yung leadership. So sana, nantindihan po natin yun. Ngayon po lang yun. Tapos na po tayo. Number one, sa Thanksgiving na dapat tayo ngayon as an offering. Yan ay offering. Hindi lang basta Thanksgiving. Magbibigay tayo. Pangalawa is, dapat tama yung ating details kung paano gagawin yung offering at Thanksgiving. And then lastly, gamitin sa tama. Okay? It should be used for intended purpose only. So again, di tayo, alala ko naman yung G12, di ba? Yung mga bago kasi dito, hindi pa alam eh. May mga churches na gano'n, nagsusulputan yan, mangungutang doon, and then, magagather agad ng marami, tapos pipilitin yung tapong munta, tapos dudoktinahan, tapos, oh, magbigay na kayo kasi, kita nyo man, laki ng gasos natin dito eh. Kasi hindi unti-unti, nakakarana sa atin. Dapat unti-unti lang. Diba? Para kaya mong isupport yung pangailangan mo. So habang lumalago kayo, lumalaki din yung pangailangan nyo. Pero marami din kayo, marami kayo magutulong-tulong. Amen. Amen. Yun lang gusto ko dito sabihin. Kaya ganun din po yung Thanksgiving offering nila. Huwag sobra. Huwag yung patayin lahat ng hayop. Kasi gusto nyo, gusto nyo mag-research, patayin natin lahat. Ala, busog na lahat ng priest. Oh, wala pa naman reflon. Buti ko, may processing na sila noon. Gagawin nilang hotdog yung wala eh. So, dapat tama lang. Amen? So, sana natuto tayo ngayon. Again, napaka-practical lang Panginoon ng Bible. Yung iba kasi dinitindihan niya kasi kung ano-ano na nakikinig. So, ngayon, ayun, ilang pulo sa aming, pray na tuloy ako, sa ating Thanksgiving. Let us be thankful to the Lord, pero tama dapat. At year by year naman yan. Actually, everyday nga yan. So, paano tayo may offer sa Diyos? Magtrabaho. Okay, maging mabuti rin. Parang kanina yung dinis sa mag-asawa. Maging matalino ka, i-address mo yung pangailangan ibang tao para magkaroon ka rin. Ganun po ang prinsipyo dyan. Kung anong kailangan nila, kaya mong gawin, gawin mo na. Sigurado may blessing dyan. So, basahin lang natin yung last year din. Ito rin yung ating finale, no? Sabi 2 Corinthians 4:15, "For all things are for your sakes, that the abundant grace might be through thanks, the thanksgiving of many redound to the glory of God." Ibig sabihin, may iba sa atin, baka wala pang maibigay, pero lahat ng binibigay natin, ang mapapapurihan ng Diyos. Yun lang ibig sabihin po nun. At this time, let's pray. Panginoon, maraming salamat sa aming thanksgiving and fellowship. And year-end fellowship, Panginoon, nawa ang ginagawa namin ayon sa inyong kalooban. Kung di man, patawarin niyo kami, Lord. Maging matalino kami para ma-identify, Panginoon, yung mga bagay na di-pleasing sa inyo. Ibang bagay naman na allowed kami gawin, Panginoon. Konting kasiyahan, Panginoon. Kami po ibigay niyo po ng kasiyahan din. Ma-encourage ang bawat isa. Alalahanin namin ang blessing niyo for this year. Look forward sa next year, Panginoon. Kami po malalati, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.